Ako, ikaw, tayo at ang wikang Filipino. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Justin Love Constantino, isang mag-aaral ng National University Mall of Asia, galing sa Kolehiyo ng Dentistry, Section Dent 226. Iyahayag ko sa inyo ngayon ang mga probisyong pangwika sa Ligang Batas. At uunahan ko na kayo na ang kasaysayan ay hindi chismis dahil ito ay napatunayan galing sa maaasahang pinagmulan. Ayon sa Saligang Batas ng Biyak na Bato, 1896, ang wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas. Sumunod dito ay ang Saligang Batas ng 1935. Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggang hindi pa nagtatadhana ng ibang batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy na gagamitin mga wikang opisyal. Ang Saligang Batas ng 1973, ang batasang pambansa ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at formal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino. Dadako naman tayo sa Artikulo 14 ng Saligang Batas, 1987, Wika. Ito ay nagmumula sa Section 6 hanggang Section 9. Isinasaad dito na ang wikang Filipino ay dapat pagyamanin pasasalig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Maaaring na ring ipasya ng Kongreso na dapat magsagawa ng mga hakbangin ng pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng wikang Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at iba at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Ayon sa Section 9, dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili sa Filipino at iba pang mga wika. Tumatak din sa aking isipan ang kasabihan na ang iyong boses, dunong at kakayahan ay may kapangyarihan upang ang wikang Filipino ay lalong umunlad. Yun lamang po at maraming salamat.